Kamusta kayo mga kapigibankers, pigmates, aggressors at sa lahat ng mga viewers natin and subscribers? So nakita nyo naman yung ating ginagawa dyan. So syempre nagpipintura tayo at yung ating ginamit na pintura, ayan, kulay pink. Yeah, ganda no? So bakit nga ba tayo nagpipintura at bakit nga ba yan yung kulay na ginamit natin dito sa ating mga pen? Ito po yung ating faroing pen. Pero ito din yung kulay na ginamit doon namin sa may parte ng sa may grower finisher pen. Ayan, so dito kasi meron tayong lagayan ng mga fattener. Yung kasya dito kasi is mga 8 na fattener. So nasa malapit itong nasa yung sukat nito kasi mga 8 square meters. So sakto dito yung 8 fatteners. Okay, so yun so nagpipintura tayo. At bakit nga ba itong kulay yung ginamit natin, no? Kung gusto mo pang manood ng mga ibang video na may kinalaman sa pag-aalaga ng baboy, punta ka lang dito sa logo na Carnoso Pig Farm TV. Click mo yan. At makikita mo dito ang aking channel. Dito, click mo ang mga video. At nandito naka-upload ang aking mga videos tungkol sa pag-aalaga ng baboy at iba pang bagay. So, kita naman ninyo. Kulay pink yung aming dito, yung grills, yung pen, yung ipitan. Yan, so yung kulay white natin is yung pinakahigaan ng inahin, tsaka yung lagayan ng plastic matting natin. So hindi pa namin nilagay yung plastic matting dyan. Yung plastic natin, plastic matting natin is kulay naman ay blue. Yan. So yan, pinili natin na ang kulay na yan, no? Dahil magandang tingnan. Kumbaga, sino na bang nakakita ng kulay pink na figure eh? Okay, so, yung kulay white na yan, ano yan? Primer. So, nagpipintura tayo ng bakal. So, kailangan muna natin ng primer dyan. So, ginamit namin na primer dyan is yung epoxy. Okay, so, epoxy primer. Kulay white. Tapos, itong pink naman, so ano lang yan, combination ng white at saka red na quick drying enamel. So yan, naghalo lang kami, pinalabas namin yung kulay pink na yan. White at saka red, paghaloin nyo lang. Saka kung ano yung gusto nyong kalabasan na kulay, so doon na kayo, stick kayo doon sa kulay na yon. Okay, so hindi lang naman sa maganda siyang tingnan yung pagkukulay ng ating mga pen, Pero since bakal yung ating faroing pen at yung mga grills natin sa ating mga fattener o grower finisher pen, so kinukulayan natin yung bakal bilang support doon sa bakal na hindi siya kalawangin. Okay, so napaka-importante na hindi kalawangin yung bakal mo, kasi kahit makapal yan, pag kinalawang yan, so ninipis din yung bakal mo, masisira din yung bakal mo. So kahit bakal na yung pen mo, hindi rin yan magtatagal pagka wala talagang pintura. So, yung necessity ng pagkakura ng pintura is talagang necessity yun. Kailangan na kailangan talaga yun. Okay, so, primer muna. So, yun yung ginagawa natin. Tsaka yung pintura na gusto ninyo. Okay, so, yun lang naman. So, maganda siya tingnan. Protection sa ating mga bakal. So, yun na yun. Diba? So, ayos na ayos. Kailangan na kailangan, hindi naman masyadong mahal yung pintura. Kailangan talaga yan kasi protection ng bakal natin yan. Lalo't madaling kalawangin naman yung bakal pagka talaga walang protection na ilalagay natin sa bakal. So yan, kaya ginawa namin yung ganito, yung pagpipintura. So ginamitan na lang natin ng kulay, at least yung magandang kulay, para siyempre nagpintura ka na, di pagandahin mo na. Kasi nagpintura ka na naman eh. Diba? So yan no. So meron pa naman tayong mga pipinturahan pa. Ito, dito pa lang kami nag-umpisa. Yan. Pero yung iba dito wala pa yan no. Yung dati natin wala pa. Dito kasi gagawin ko rin sa fatteners. Kaya isakasa pa namin. Pero itong dito sa walayan ko ng mga piglets yan, may primer na rin yan. Pero hindi pa pink. White pa lang. So yung iba wala pang pintura, kahit doon sa natin, doon sa my gestating pen, wala pa rin. So on the way kumbaga.
So, yan. So, wala pang pintura yan. Pagka walang pintura, hindi maganda tingnan eh. Kita nyo. Pero pagka napinturahan yan, talagang mag-iba yan. So, kailangan talaga ng pintura. So, yan. So, mga guys, mga boss, pinakita ko lang sa inyo yung ginagawa namin ngayon. Is ito. Para at least medyo magandang tingnan. At isusunod namin na project na ito, dito. Pagka meron pang budget is yung aming septic tank naman. So, ayosin din namin yung septic tank para syempre maging maayos yung ating management sa farm. Waste management lalo. Kailangan na kailangan. So, update lang kayo at panoorin nyo palagi yung ating mga videos. Sana po at yung mga ibang uploads natin, panoorin din ninyo. So, marami naman tayong videos na kapupulutan ninyo ng aral. Salamat sa inyo and bye-bye. God bless. Engineer Marquez of Garnoso Pig Farm TV.